You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Magkaibigan Xian, Gaza at Direk, Daryl Yap nagkasagutan sa social media. Ito'y matapos nga na magbigay ng opinion itong si Xian Gaza dahil sa naging video ng Vin Sentiments na pagod lenden. At ang tinigaro ang pambansang lalaking Marites nga na si Xian Gaza ay nagkaroon ng opinyon sa ginawang ito ng direktor na si Daryl Yap na ayon naman sa kanya ay kanyang kaibigan. Sa Facebook post ni Xian nitong February 12, 2022, sinabi niya na kaya raw niyang kumita ng malaki kahit wala siyang gawin sa loob ng 18 oras sa isang araw o 18 sunod-sunod na araw o kahit 18 linggo, subalit hindi raw niya i-invalidate ang mga nagtatrabahong manggagawa higit sa 18 oras kada araw. Sa kanyang naging post sa social media, kahit matulog ako 18 hours a day, kahit tumambay ako for 18 consecutive days, kahit magbakasyon ako for 18 weeks, kikita pa rin ako ng milyones pero never kong ini-invalidate yung mga taong nagtatrabaho ng higit 18 oras kada araw para lamang i-prove yung point ko sa politika. Hindi tama, very wrong. Eh si Yan, di ba tropa mo si Daryl Yap? Kahit kaibigan o kakilala pa kita, ang mali ay mali. Pero hinding-hindi ko tatapusin ang ating pagkakaibigan nang dahil lamang sa isang opinyon na hindi ako sang-ayon. Ang tunay na tropa ay ikukorek ka sa mga panahong nawawala ka sa tamang hulog. Pagpapatuloy pa ng lalaking pambansang Marites, sinabi niya na masyado lang nadala sa init at hype ng politika sa kagustuhang banata ng kalaban na sagasaan pati ang mga ordinaryong mamamayan. If you want to sway public opinion in favor of you, first and foremost, huwag na huwag mong aatakihin yung public mass base dahil mapapawalang saysay yung punto mo kahit gaano pa kaganda ito. The very purpose of political campaign on social media is to persuade your followers na iboto yung manok mo. Paano mo sila dadalhin sa panig nyo kung aapakan mo ang kanilang pagkatao? If you want to be very persuasive, kailangan mong maging sensitive sa target market mo. Hindi pwede yung sige, hala, wala akong pake sa sasabihin ng iba, sayang lang. Agad-agad namang sumagot dito ang direktor na si Daryl Yap, kung saan ibinahagi nga ng balita online ang naging panig ni Direk. Sabi niya, it's a clear move of dissociation and shielding sa part ng mga natamaan ng satire. These people always ask for sources. Tapos noong naglapag, mas minabuti nilang mang-trigger at mangdamay ng iba. It's a developing story. I control the characters cause I am the writer. Bilang sumulat at nagdirehe nito, hindi raw niya intensyon na maliitin ang mga masisipag na manggagawang Pilipino. There was no intention to be belittle hardworking Filipinos. Only those who normalize and romanticize this kind of working condition. Kaya aniya, piliin daw ang magiging leader na kayang gawing mas maganda ang sistema ng labor force sa bansa. Let us stand with a leader who will make a better labor force, unlike others who chose weakness and give in to a such dangerous working strategy. Yan nga ang naging paliwanag naman ni Direk Daryl Yap kay Xian Gaza. Yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snap.